banal na ina, birhen sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw ng ating pagnonobena para sa mahal na ina, mahal na Birheng Maria ng Buenaventura. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao,
pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan. Higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin, ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo yaong aking minimiting kautusan. O kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Sabi ni Jesus naman, dalin niyo ang aking pasan, kaluluwa ko'y tularan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ng 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasampungan niya ito, higit niyang
ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na papahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, lagi tayong pinapaalalahanan na ang salita ng Diyos ay hindi lamang nananatiling salita. Bagkos ang salita ng Diyos ay nakikita at nagkakatawan sa atin sa pamamagitan ng ating pagkilos at paggawa. Maraming mga pagkakataon o maraming mga tao, tila alam naman ang salita ng Diyos. Alam kung ano ang tama, alam kung ano ang mabuti, alam kung ano ang mali. Pero minsan, ang kulang sa atin ay pagsasabuhay. Hindi natin nasasabuhay ang salita ng Diyos. O kaya, sabihin man natin o hindi, may mga pagkakataon, magaling lang tayo sa pananalita, pero hindi naman nakikita sa ating kilos at gawa. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Sa ating pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Ezekiel. At kung napakinggan niyo po ng maigi ang kwento sa ating unang pagbasa, si Ezekiel po, si Propeta Ezekiel, literal na kinain ang salita ng Diyos. Literal na kinain ang salita ng Diyos, yung aklat. At pagkakain ni Propeta Ezekiel doon sa aklat, ano kaya ang lasa? Sabi ho doon sa ating unang pagbasa, matamis. Pero nangangahulugan dito mga kapatid, at hindi ko naman ho sinasabi sa inyo na mamaya, kainin ninyo ang salita ng Diyos, kainin ninyo ang Biblia. Bagkus sa buhay ni Propeta Ezekiel, hindi nawalay sa kanyang buhay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos na natiling matamis. Uulitin ko po, hindi nawalay sa buhay ni Propeta Ezekiel ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos na natiling matamis. Kaya marahil yan din po ang hamon sa atin mga kapatid. Kung tunay tayong naniniwala sa salita ng Diyos at tunay tayong naiintindihan natin ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin, ang panawagan sa atin, kainin. Pero anong ibig sabihin ng kainin na ito? Dapat merong pagsasabuhay. Dapat nakikita sa bawat isa. Huwag ka lang basa ng Biblia. Huwag ka lang pakinig ng pakinig sa salita ng Diyos. Pero maasim naman ang ugali mo. Huwag ka lang makikinig sa salita ng Diyos o magbabasa ng salita ng Diyos. Pero hindi ka naman marunong makitungo ng tama sa iyong kapwa. Kung ang salita ng Diyos matamis, ito'y dahil na isasabuhay natin ng mabuti at tama. Kaya nga dun sa ating ebanghelyo, ano po yung napakinggan natin? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? At paano inalintulad ni Jesus ang kadakilaan?
hindi sa pagiging mapagmataas, hindi sa katanyagan, kundi sa isang bata. At ano po bang ugali ng isang bata? Inosente at tunay na dumidepende sa nakatatanda. Kaya mga kapatid, tila pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa buhay na ito, kung gusto natin maging dakila, hindi mo kailangan maging mapagmataas. Hindi mo kailangan ng maraming ari-arian. Kung gusto mong maging dakila, isa lamang ang iyong kailangan. Sino? Si Jesus. If you want to be the greatest, you only need one person. You only need one God. And who is that? Jesus. Magiging dakila ang bawat isa sa atin kung tunay nating kailanganin si Jesus. Magiging matamis ang buhay na meron tayo kung tunay nating kailanganin si Jesus. At tunay nating masasabing may kadakilaan ng puso natin dahil nasa puso natin si Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang pagsasabuhay hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi ang pagsasabuhay kay Jesus. Dahil ang pagsasabuhay kay Jesus, isang pagpapakita ng pagiging isang tunay na dakila. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Ang ating panalangin, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon,
tagumpay at anak na iyong kaloob upang bunitain buhay na iningalay ng tayo'y matiwang bilang sa sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister
Sumunod po tayo. Paglalakbay dito sa lupa, ikaw ang aming gabay na tala na umakay kapag kami ay sa tamang landas na iwalay sa aming paglalayag sa kadiliman, sa buhay na punong panganib pangamba. Ikaw ang tala sa karagatan, iwanag mo'y tanglaw sa tuwing na ika'y tala sa umaga, butiat ng araw ng pagligtas. Santa Maria, mahal naming ina, panalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo'y aming antungan sa dulo ng landas matagpuan. Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo'y aming antungan sa dulo ng landas matagpuan. Sa dulo ng landas matagpuan. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po
sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihintuho ka namin para iyong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwal natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluwal natin ka namin.